Good evening, my friends. Welcome to my YouTube channel, The Wise Sensei. Tonight, we will continue our intro to financial planning. Isa ito sa mga magagandang topic na pag-uusapan natin ngayong gabi kasi meron po tayong mga kaibigan na gusto nang mag-invest o kaya gusto nang mag-start ng investment. Ang problema nila ay hindi nila alam paano sila magsisimula. Dahil minsan yung mga advisors, kailangan mong sagutin yung mga tanong ng mga advisors. Halimbawa, ano ka ba? Aggressive investor ka ba? Conservative investor ka ba? O kaya moderate investor ka ba? No? Siyempre, wala naman tayong idea doon. No? Zero knowledge tayo kung saan ka ba nabibilang doon. Now, tutulungan ko po kayo kung paano ito malaman using our website, company website, ano po, ito pong Sun Life website po namin. So, pwede nyo akong sundan, www.sunlife.com.ph, ano po. Type nyo lang po yung URL niyan. At ito po yung homepage ng website, ano po. Okay, so, tuloy na tayo, no? Ito po yung dashboard niya. Ayan, yan yung dashboard niya. Now, gaya ng sinabi ko doon sa una kong video, ang dami pong information dito na makukuha ka. Pero dapat, alam mo muna, kung nagsisimula ka, alamin mo muna kung ano yung kailangan mong buksan o mapag-aralan. At itong video natin ngayong gabi ay makakatulong po sa inyo ito bilang nagsisimula. So ayan, zero knowledge. Kunyari, zero knowledge ka, no? Gusto mo na mag-invest. Invest na invest ka na, may pera ka na, handang-handa ka na yung nakapag-ipon ka na. No? Kaya lang hindi mo nga alam paano magsisimula. Now itong website namin ay ang ganda nito. Dito po sa may bandang ibaba, ayan po, makikita nyo, discover bright solutions to your needs, no? Dito po meron ditong mga tanong, short questions na kailangan mong sagutan. Let's say, i-click mo po itong drop-down menu na to. Ayan, meron ka dyan pagpipilian. Ilan to? Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat po, no? So, ngayon ang gusto po nating malaman kung gusto ko munang pakita sa inyo paano mo malalaman kung saan ka ba magfo-fall, kung ikaw ba ay conservative. Kasi dito, halimbawa, sample na natin, no? Halimbawa, ito, gusto mo na mag-start ng investment. Gusto mo na bumili ng investment or ng insurance, no? So, i-click mo ito, tapos tatanungin ka ulit ng website, tell me more about yourself, no? So, click mo ito, may tanong ulit dyan. So, pwedeng ang piliin natin, let's say, itong growing my money. Ayan. Tapos, dito po, sa baba, tatanungin ka, may tanong dito, I am, meron po dyan, tatlo po. I am a conservative investor, I am a moderate aggressive investor, I am an aggressive investor. Of course, dahil zero knowledge ka nga dito, ano ba ang mga characteristics ng mga ito, no? So hindi mo alam kung saan ka dyan nagpo-fall, kaya hindi mo siya mapili. Now, good thing is, itong website namin na ito,
tutulungan ka din kung paano mo matukoy kung nasaan ka ng bracket dito. Ano po? Kung ano yung nababagay sa'yo dyan. Kumbaga, ito yung risk appetite mo eh. Ayan. Appetite, kumbaga sa pagkain. Ano tawag doon? Panlasa. Diba, bumili ka ng burger. May burger na mumurahin, pero hindi masarap. May burger naman na mamahalin, at yun ay masarap. Ano po? So, depende yun sa gusto mo, anong klaseng burger yung gusto mong kainin. So, depende yan. Depende sa pera mo, depende sa panlasa mo, yan. Eh ako, gusto ko lagi bumili ng mahal na, ano, na burger kasi sigurado ako pag mahal at sa mamahaling restaurant eh ano po 'yon, siguradong masarap ang lasa noon. Ayan po, quality burger 'yon. Anyway, let's go back here. So paano po natin malalaman 'to? Yung website na ito, tutulungan ka rin. Dapat alam mo rin lang kung paano siya hahanapin. Kung ano yung gagamitin mo, anong titingnan mo. So, sa bandang baba po dito, makikita nyo, learn and plan. Ayan po. Dito, mayroon ditong mga, ito, the money for life planner. Planner po ito, ayan. Pero ang gusto kong tingnan natin, itong mga tools. Ayan. Ito yung kailangan natin para malaman natin kung conservative investor ba tayo, moderately aggressive investor ba tayo, o kaya aggressive investor tayo. So, click po natin to, itong tools na ito. Okay? Click na natin. So, dito po tayo i-redirect ng website. Now, at titingnan natin, dito sa baba, Other Sun Life Tools, ayan po. Piliin po natin itong ano, invest mentality. Ayan. So, click po natin ito, no? Itong invest mentality, find the best investment for you based on your risk profile. So, mga about 2 minutes yung pagsagot po natin dito. Okay. Try natin, click po natin. Sana nasusundan pa ho, ah. Huwag mo tayong malilito. So, ayan. Now, ito po yung website. So, pili ka dyan kung babae ka, lalaki ka. Di, piliin mo to, no? Ano yung personality mo? So, pipiliin ko dahil lalaki ako. Piliin ko tong lalaki. Siyempre, no? Kasi may mga tanong po. Unang tanong niya dyan, nanalo ka daw ng 100,000. Saan mo nais i-invest ito? So, piliin ko. Halimbawa, kung ako mami, eh, may pagpipilian tayo. Somewhere my capital is kept safe. Never mind if the interest is low. No? Ako ito pipiliin ko, no? Somewhere high risk but with a capability to bring in high returns over the long term, no? So, ayan. So, na-click ko na siya. May next na ano doon na button. So, click lang natin. So, dito tatanungin ka kung ilang years will it let your money remain invested bago mo siya kunin, no? So, ilagay po natin, let's say, ilagay ko sa 10 years, no? 10. Ilagay po natin sa 10. So, mag-next ulit tayo. Tanong niya dito, if the market just dropped, how would you react? So, nag-drop yung market. Ano po? Diba? Nagkaroon nga ng COVID, no? Ano yung magiging reaction mo? So, ako, pipiliin ko yun. Piliin ko yung sa baba. Piliin natin lagi yung sa baba. Yan po. So, nakalagay doon. Not bothered. Fluctuations are a natural part of
reaching for higher returns. I just need to wait this out. Okay, yan ang pinili ko, no? So, next natin. Plus another question, nasa gitna na tayo, no? How much do you expect to earn each year from your investment? So, anong in-expect mo? How do you expect to earn? So, piliin ko to 15% above. Kasi minsan, lumalampas talaga dyan. Nagiging 20, 21%. Ano po? So, piliin ko ito. So, next ulit. Another question is, inflation is decreasing your money's spending power. How concerned are you, no? Ito kasing inflation na to, pinabababa talaga yung purchasing power ng pera natin, no? Now, ito may mga ano ulit dito. Kailangan isagot. Again, pipiliin ko yung nasa ilalim. Highly concerned ako, I consciously look for ways to keep my earning above inflation rate. So, concern ako dyan. So, isipin ko paano ko lagi matatalo yung inflation rate. No? Dapat hindi ako maapektuhan ng inflation rate. So, click natin siya. Tapos, next ulit. Tapos, another question is, how is your experience with investing? Ayan, may mga tanong dito, wala experience, hindi masyadong familiar, pero I've stashed assets in time deposits, in mutual fund, no? Naglagay na ako dyan. Some experience with investing through unit trust shares. O dito tayo, piliin natin yung huli. Wide experience, kunyari, with a portfolio of shares, bonds, initial public offerings, and among others, no? So, next natin. Tapos ito, so it's time to choose what type of investment would you pick. Ayan. So, ito piliin ko ulit, yung pinakailalim, no? I want investment that are completely maximized to earn a higher rate of return, even if it comes with higher risk. I'm prepared to face market fluctuation every 1 to 3 years. Click natin siya. So, next ulit tayo. Now, ito na po yung sagot. So, natapos na po natin yung short quiz, short test. Ito po yung lumabas, no? Aggressive po yung lumabas po doon sa ating result. So, aggressive investors. Investor po tayo. So, kaya, balikan natin dito. Oops, anong nangyari? Ba't nawala yung aking website? Sorry po ha, check lang natin. Mag-disconnect, hindi naman. So, balik po tayo dito, no? Sa home. So, alam na natin na aggressive investor po tayo. Ayan. So, balik tayo dito sa tanong niya, no? So, ayan. Nagsisimula ako. Simula, starter ako, no? Na investor. Kaya, ngayon, alam ko na, na-test ko na, nagkaroon na ako ng idea kung anong klaseng investor ako, no? Na parang baliktad yung ano, conflicting yung aking sample ah. Bago lang tapos naging aggressive. Anyway, sample lang yung mga kaibigan. Gusto ko lang maipaliwanag sa inyo. Ang gusto ko lang maintindihan ninyo, paano kukunin yung malalaman kung aggressive tayo, conservative tayo, tsaka moderate. Maintindihan nyo na yun. Okay. So, balikan natin to. Ayan. Click natin siya. So, gustong-gusto ko na mag-start ng investment. So, i-click natin siya. Start with investment. And another, growing my money, halimbawa. Tapos, dito, at least may sagot na tayo. No? Na, anong sagot natin kanina? Aggressive investor tayo, no? So, click natin to.
Yan. Tapos, click natin yung submit. Antayin lang natin. So, na-submit na natin siya. Sa ibaba po, meron siyang mga ni-recommend na mga products para sa atin. Ayan po. So, mamili na lang po tayo. So, Philippine Equity Fund, Dynamic Fund, Philippine Index Fund. Yan. World Voyager Fund. Yan. Bubulol na ako. So, yan yung mga ni-recommend niyang products para sa atin, no, bilang aggressive investor. So, palalimin nyo na lang po yung pag-aaral nito. Kung nais nyo pang mas maintindihan itong kung paano magsisimula, paano yung sisimulan yung inyong journey sa investment industry or sa financial industry. So, sana po may natutunan kayong gabi. Thank you very much. Kung nagustuhan nyo po yung ating video na to, ay pakisubscribe naman po sa aking channel. No? Kasi nagpapadami po ako ng subscriber. Okay po. So, yan. Actually, marami kayong mapapanood. Sabi ko nga na mga videos tungkol sa mga financial planning. Pero ako, nahihirapan po ako na intindihan sila. Sorry ha. Nahihirapan akong intindi sila. So, sabi ko, kapag ako gumawa ng mga ganito, gagamitin ko yung lingwahe na mas maintindihan ng mga katulad ko. Yan. Katulad natin, ikaw nanonood sa akin, no? So, hangga't maaari sa paraan o sa lingwahe na alam natin yung ating ginagamit. Thank you very much po and good evening. Until next time, see you in my channel.